Bantay tayo mga kababayan. Makita niya Mr. Maravillas. Yung mga Aquino yata, yung pamilya Aquino, may binibuild up silang bagong pangalan galing sa kanilang family para pumasok sa politika. What? ito pa, biglang lumitaw mga kababayan yung mako-apo ni Ninoy at Cory. Sino niya yan, Mr. Maravillas? Ang pangalan niya, Francis Joseph Kiko Aquino D. Sabi rito sa balita, Ninoy's grandchildren, fight versus disinformation start with us. What? Kailangan daw nila gumalaw mga kababayan para labanan yung disinformation about their family, especially sa kanilang lolo. So, ano niya sa tingin mo, Mr. Maravillas? I think gagamitin nila yung isyong yon para i-build up. Ano sa tingin niyo? I-build up po yung pangalan ni ano ni Francis, ano ang tawag dito? Francis Joseph Kiko Aquino D. Wala na kasi mga kababayan sa pamilya Aquino yung pwedeng ano lumaban sa politika. Si Chris Aquino, yung anak, may sakit. Yung mga anak ni Chris, naapo mga kababayan ng dating Senador Aquino, ang liliit pa. At autistic pa yung isa. Si Tiger Mom, natalo. Ano ba? Senador. So, kailangan mag-build up siguro. Yun ang naisip siguro ng mga dilawan. Ito po, kwan ko man lang. Analysis ko man lang po. Pwedeng mali ako rito, pwedeng tama. Depende sa magiging response ng mga mamamayang Filipino siguro, the acceptance of the public. Ang gawin na natin, i-float natin yung pangalan sa pamamagitan ng mainstream media. And so, maganda niyang pasimula yung advocacy natin to fight disinformation and fake news. What? Laban sa kanilang lolo, kaya lang yung may nayata talaga yung kwan ninyo, consultant ninyo sa media promotion. Bakit niya, Mr. Maravillas, anong diferensya dyan? Hindi ninyo napapansin. Yung damit niya, orange. Orange. Tapos yung haircut niya, parang bagong labas sa Bucor. May bigote pa. Hindi clean cut. Ikaw niya, Mr. Maravillas. Kasama yun sa packaging. Dapat clean cut ka. Di ba? Eh, kung may plano kang tumakbo, kailangan yung sakwan pa lang po, itsura pa lang. So, kagalang-galang kagad. Yun ang kailangan sa packaging. Sabi nga sa ano, kung sa produkto, maganda dapat yung packaging mo. Yung kiklik sa mga consumers. Ganon din po sa promotion ng isang tao. Diba? Lalo sa politika, dapat clean cut ka. May po na kaagad, Mr. Maravillas. Joke ko man lang po. Okay man po, baga. Ayos na din po. Kaya lang, yung kulay kasi ng damit niya, orange. Di ba orange yung bagong... Ay, yung pagpinasok palan-pala sa... Nakikita ko yan sa mga pelikula eh. Sa Bucor. O sabi rito sa balita,
marking the 90th birthday of the late former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. on Sunday. Birthday pala kahapon ni Ninoy. Tama ba? Wala man lang nakaalala. What? Kinalimutan na talaga, no? Sila-sila lang siguro nakaalala. Dahil wala na eh. The grandchildren of the martyred opposition leader said, the fight against historical disinformation begins with them. Kailangan na niya, gumalaw na tayo at magsisimula ito sa atin. What? Oh, sige. Approve. Simulan ninyo na kaagad yung paglaban sa disinformation. Mamaya, ibibigay ko sa inyo yung ating ano. Tulungan namin kayo kung paano labanan yung disinformation. Saan ba pwedeng magsimula? Bigyan ko kayo ng tip para maging malinaw at madali sa inyo yung paglaban sa disinformation at fake news na sinasabi ninyo. Sabi rito, speaking on behalf of the family for the occasion, Francis Joseph Kiko Aquino D. Bakit may Kiko ka pa? Ang Kiko kasi, sa bagay Francis, ano to, talagang ano, kinuha ninyo yung pangalan ninyo kay Kiko Pangilina? Alisin na ninyo ito kasi kwan po eh, talunan. Pinula. Diba? One of Aquino's 8 grandchildren said the first step in fighting disinformation was to admit their own ignorance about their grandfather's role in history. So, pati daw sila, pati siya, kulang yung kanyang kaalaman tungkol sa kung anong pinagagawa ng lolo niya. What? Busy man siguro sa kung ano-anong bagay. So, kailangan sila ma-educate. Ah, sige, educate natin. Let me educate you. Sabi na mga finklawan ng kampanya, let me educate you. We will educate you. D, whose mother is Victoria Elizabeth Aquino D. Sabi ko sa inyo, may intention pong kakaiba. One of 5 children of the late senator and the late President Cory Aquino said, the family has made a project of sorting out boxes upon boxes of Ninoy's personal effects from which they learned historical lessons. Yung mga nakatambakan niyang mga kahon-kahon. Ngayon, pinagkakalkal daw na nila, sinisimula nila yung kalkalin para kilalanin ang kanyang lolo. One-sided story po yon ng history. Self-serving po yon. Kiko, ano, Aquino D. Mas maganda po, kalkalin ninyo yung istorya o una doon sa asyenda ng lolo mo. May nangyari doon po. Hacienda Luisita Massacre. Kalkalin ninyo. Ano nangyari doon para makilala ninyong maigi ang inyong mga ninuno? Di ba? At yung hacienda, history ng hacienda ninyo mismo, kalkalin ninyo. Kasi based sa mga accounts tulad ni Victor Corpos, o tanungin ninyo si Victor Corpos kasi kasama yon sa mga nakapaligid sa inyong lolo. Si General Corpos, kung ano, binulgar niya sa television eh, sa interview, kung ano yung papel ng lolo mo sa first quarter storm na tinatawag, saan nagbi-meeting? Yung mga kalaban ni ng lolo nyo, saan nagmi-meeting? Ay, mga kalaban. Yung mga kasama sa laban ng lolo nyo, wala.
Saan nagmi-meeting? Mga anti-Marcos forces, anti-government forces. O yan sa asyenda ninyo mismo. Ang lolo ninyo. Kalkalin pa ninyo yung political, ano, political rally sa Plaza Miranda. Ah, magkakatulong po yung libro ni, ano, libro ni Joby Salonga. Anap ka ng kopya ng libro ni Joby Salonga, dating Senate President at kasama ng tatay ninyo sa partido. There you will discover kung sino ang mga nasa likod. Yung Plaza Miranda, no? Bombing. And there was a Senate investigation on that effect, on that matter. I-guide na ka namin. Isa pa, kasama sa First Quarter Storm, active journalist at dating naging opisyal ng ating gobyerno, cabinet secretary, si Bobby Tiglaw. Pwede mong tawagan yon, mag-meeting kayo, ipakwento sa kay Bobby Tiglaw kung ano yung pagkakakilala niya sa lolo nyo. Kasi kasama. O diba? Kasi yung mga nakatago doon na sinasabi niyong kaon-kaon, self-serving yon. One side of the story. Diba? O tapos, yung lola mo, ano yung papel ng lola mo na dating pangulo dito sa nangyaring Mindyola? May nangyaring incident doon sa Mindyola, di ko nasabihin po. Discovery na lang ninyo, that is the during the time of your lola. Yung mag-asawa ninyong ano, yung mag-asawa ninyong lulot-lulot na hero. Ngayon, itanong din ninyo kay Mrs. Marcos kung bakit yung lolo ninyo na ipagamot. Naipagamot doon sa Amerika. Mabuhay pa naman po si Mrs. Marcos. Itanong ninyo sa kanya, sino ang nagpahintulot at sino yung nagpagamot at sino yung gumasto sa lolo ninyo? Pwede ba? Iyan lang muna para yung sinasabi ninyong disinformation, madiscover ninyo sino ang author ng totoong fake news during the time of your lolo and disinformation, para maintindihan ninyo kung bakit ngayon biglang nakabalik yung pamilya Marcos, landslide si Bongbong Marcos as President ng Republika ng Pilipinas. Ano nangyari? At biglang nawala na lang yung tawag dito, the magic of the Aquino. Your family, the magic of your family sa mga mamamayang Pilipino. Biglang natalo na si ano, natalo na si Bam. Wala eh. Yung ikinampanya niya na kandidato sa pagka-presidente si Nanay, ang layo, talo din, tinola. Ano nangyari? Di ba? Biktima ba talaga tayo, yung mga mamamayang Pilipino, ng disinformation tulad ng sinasabi ni Santa Mama doon sa Amerika? Kaya hindi malayo na tama yung atin pong ano, hula. Di ba si Santa Mama? Kung sino yung nasa likod nito, si Santa Mama yung bukang bibig niya, disinformation, fake news doon sa Amerika. Then ngayon, pagbalik niya, bigla kayong litaw. Yun din ang agenda ninyo to fight fake news and disinformation. Alams na kung ano yung intention ninyo. Sa totoo lang, Kiko ano, Aquino D, sa totoo lang, yung disinformation po na in fake news noong panahon ni
Apolacay, ng panahon ng lolo nyo, yun po yung nadiskubre. Nadiskubre ng mga mamamayang Filipino. Kaya, ito ang dahilan kung bakit nakabalik yung pamilya Marcos sa poder. Nakita ninyo? Yung pamilya Marcos, sila yung ibinoboto ng kanilang mga kababayan. Sila yung dinoboto doon sa lugar nila, sa province nila. Kayo, nawala na yung control ninyo sa mismong lugar ninyo sa Tarlac. What? Di ba? Wala na sa family ninyo yung nasa politika. While the Marcoses, tingnan ninyo. Si Aimee Marcos, senador. Yung anak ni Bongbong Marcos, si Sandro, congressman. Sa inyo, si Bam Talo. Ano ang ibig sabihin yan? And maybe that's the reason why pag hindi kayo mag-build up ng pangalan ng isang Aquino, dire-diretso yung mga Marcos sa posisyon. Kaya siguro naisip mga kababayan ng mga Dilawan, kailangan na niya hanap tayo sa pamilya Aquino. Kasi outside of the family, gusto niyang i-pattern sa mga Marcoses, outside of the family, familya niya, wala tayong makita eh. Gusto sana natin na niyang i-build up si Santa Mama, hindi umobra, sayang nga niya ng pundo. What? Kailangan na niya, sa level ng mga millennials, may ma-develop tayong bagong pangalan. That could be the reason why, mga kababayan, ang tingin niya sa aking analysis po. Theory. Possibly ba na yung ano, yung linya ng aking mga kwento, analysis and theory po, malapit sa katotohanan? Malamang sa malamang niya, Mr. Maravillas. Ano pa man ang intensyon nito kung hindi politika? Pinakilala nga oh, yung biodata niya. Dinitalye yung biodata, mga kababayan. So, kakalkalin daw nila, they will be sorting out boxes upon boxes of Ninoy's personal effects from which they learn historical lessons. He said, none of the grandchildren got to know Ninoy personally and learned about him only from stories of their parents, grandmother and uncle. The late President Benigno Noynoy Aquino III, as well as from their teachers, public historians, and the internet. Doon na lang daw nila na nalaman yung mga kwento. This is why days like ano, Lolo Ninoy's birthday and death anniversary can sometimes make me feel insecure. I'm his grandson, but there's still so much I don't know about him. Malalaman niyo po doon kay Bobby Tiglao. Punta ninyo si ano, si Bobby Tiglao. Kilalang kilala ni Bobby Tiglao. Well researched si Bobby Tiglao sa pinagagawa ng lolo po ninyo, pati si Cory ng lola ninyo. Kasama-kasama at kasama siya sa first quarter storm. Ano nangyari doon? Sino yung mga actors and personalities involved? Kung bakit nagulo yung ating bansa? At ngayon, babangon pa lang. Di ba? This said in a video posted on the social media account of the Ninoy and Cory Aquino Foundation. Talagang video pala to na pinalabas. Ninoy's assassination on August 21, 1983 on the tarmac of the country's main international airport, which was thereafter renamed after him, ultimately led to the downfall without bloodshed of the 20-year rule of his rival Ferdinand Marcos in February 1986.
Itong sinasabi ninyong without bloodshed, panoorin na lang ninyo yung Made in Malacanang. Yun ang rason. O kung hindi, buhay pa man po si Lolo Juan, po si Enrile, interviewin po ninyo, tapos ipost ninyo sa page ng inyong lola, yung foundation page sa Facebook. Iyan ang makakakwento sa inyo detalyado. Si Johnny Ponce Enrile, legal counsel ngayon ni President Bongbong Marcos. Kilalang kilala niya yung lolo mo at kung ano-ano yung pinagagawa dito sa sinasabi ninyo, bloodless revolution. Ang rason po, hindi po inayaan ng dating Pangulong Marcos na gumalaw against your lolo, lolo's supporters. Kasi patay na pala yung lolo mo nung panahon na yon. Hindi niya inayaang umatake. Sinaway niya. Kaya lang, yung mga Madrid Cacao at Damaso, claim nila yung credit. Pati yon claim. Kung gusto mong makita kung bakit naging bloodless yung people power, may interview yung ABC American television, yung ABC reporter, kung paano live sinasaway ni President Marcos si General Fabian Bear na gusto ng sumugod. Sinasaway na nasa YouTube po. Para na maintindihan ninyo ang rason kung bakit walang nagdanak ng dugo. Ika nga, this past year, people have been asking our family what the plan is to fight the disinformation about Lolo Ninoy, Lola Cory, Tito Noy in our country's shared story of democracy. It's an enormous question, but for me, the first step involves admitting my own ignorance. Ayun, yun naman pala eh. Wala kayong alam kung ano yung totoong kwento. Sa pagkalkal po ninyo ng mga boxes ng kung ano-anong writings ni ng lolo po ninyo, hindi ninyo makukuha doon ang katotohanan. Ang makikita po ninyo doon, fake news and disinformation against the government. Ano niya, Mr. Maravilla, si Big Bong sabihin? Sila po yung motor ng disinformation. Baliktad yung kwento nila, pinasama. Yung mga Marcoses. At ngayon po, yung disinformation ng previous, the original Dilawans, na bilad sa tao, nabuko na, nalaman na, na-discovery na ng mga mamamayang Pilipino. Yun ang rason kung bakit nakabalik yung mga Marcos. Napag-alaman nila, napatunayan nila, di man pala totoo yung mga paninira na ginawa ng mga anti-Marcos forces against Apo Lakay. Kasi nangyari, yung dapat na bida, yung dapat na hero, ginawa nilang villain. Binaliktad, yung totoong villain, ginawa nilang hero. Yan ang kwan yan, mga kababayan, katotohanan yan. Kaya ngayon, nang malaman ng tao, ganun pala ninyo nangyari, hindi man totoo yung mga kwento nila sa mainstream. Yung mga rumisbak ngayon, yung mga mamamayang Pilipino na biktima ng disinformation ng panahon ng lolo mo.
Ang raceback nila, landslide win para niya sa anak ni Apolacay, si President BBM. Kaya hindi kayo ngayon makatulog. Gusto kong ibalik ninyo yung ano, yung kwento ng inyong lolo na hero ko, no? Anyway, right ninyo yan sa democracy. Ituloy lang ninyo ang paglaban sa fake news ko, no? And disinformation. Tingnan natin kung uubra kayo. Ayos? Tingnan natin. Ngayon, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahit po sa mga pulses in affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, pinapahit. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try lang po ninyo ito. Nengsia Red Mix Fruit Drink. Mainam po siya, pero hindi man siya gamot po. Food supplement siya, mga kababayan. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.